This is due to food poisoning. Mabuti na lang at agad siyang naisugod dito. Pakibantayan lagi ang kinakain ng bata. Maaaring higit pang mangyari kung hindi naagapan. Paliwanag sa kanila ng doktor noong makarating doon. Pumikit siya ng mariin upang pigilan ang umuusbong na galit. May naiisip siya pero ayaw niyang magbintang. Thank you, Doc. Si Rafael na ang humingi ng pasalamat at sumunod sa doktor para sa gamot ni Serenity. Pasensya ka na, Iha. Hindi ko alam kung saan niya nakuha pero lahat ng luto ko at pinapabaon sa kanya ay sinisigurado kong lahat ay bago. Nalulungkot na paliwanag ni Yaya Lilith. Mabigat siyang bumuntong hininga at tipid na tumango rito. Pagsulyap kay Serenity ay halos manghina siya. Nakadextrose pa ito at namumutla. Nakatulog na ito at ayaw niyang gisingin. Hindi niyo po ba napansin na baka binibigyan siya ng pagkain ng mga kaklase niya? Lumapit siya sa gilid ng kama ni Serenity at hinawakan ang kamay nitong namumutla. Kanina nga ay gusto niyang umiyak dahil sa nangyari pero pinigilan niya ang sarili. Mas kailangan niyang maging malakas para sa anak niya. Siya madalas ang namimigay. Si Amethyst lang naman lagi ang kasabay niya sa pagkain. Nagpanting ang tenga niya sa narinig at nilingon ang ginang na inaalala yata kung may binigay ba si Amethyst sa anak niya. Tiwala naman ako dahil pinsan niya yun. Lahat ng kinakain ni Serenity ay nakain din naman ni Amethyst. Pero hindi naman nadala sa ospital ang bata. Patuloy nito. Nagtagis ang mga ngipin niya. Sinasabi na nga ba niya? Pakiabot po ng bag ni Serenity. Madiin niyang utos. Tumalima ang gina. Agad niyang binuksan yun at halos magmura siya. Matapos makita ang jar ng cookies na sa malamang ay galing sa Ate Edela niya. Agad na umakit ang galit sa ulo niya. Binaba niya ang bag at walang lingon-likod na nagmarcha palabas ng kwarto na yon. Emilia! San ka pupunta, Iha? Hindi niya nilingon si Yaya Lilith. Galit ang tingin niya sa daan dahil talagang galit siya. Hindi niya lubos maisip na idadamay ng ate niya si Serenity. Naiiyak siya sa galit. Gusto niyang sampalin ang kapatid sa oras na yon. Kung pwede lang na mag-teleport siya para lang masampal ito ay gagawin niya. Ngunit kung anong bilis niyang maglakad ay siya ring bilis ng mga brasong humapit sa bewang niya. Where are you going? Huwag mo akong pigilan, Rafael. Galit ako. Bitawan mo ako at hayaan mo ako. Hinarap siya nito. Umigting ang panga nito at halos mapaiwas siya ng tingin noong pinunasan nitong pisngi niya. Hindi niya alam na kanina pa bumagsak ang mga luha niya. Calm down, baby. We have to investigate first. Imbestiga? Hindi na kailangan. Ako na mismo ang pupunta roon at iyahato lang parusa sa kapatid ko. Fine. Let's go there together then. Pagsang-ayon ito sa kakulitan niya, tiningala niya ito. Dito ka lang. Walang kasama si Serenity. Then you should stay here too. Hahanapin ka ng anak mo. Mariing utos nito. Nakipagtagisan siya ng tingin dito. Ayaw niyang magpapigil. Please, stay. Wala tayong ebidensya. Bulong nito. Pumikit siya ng mariin. Ayaw niya man ay nagpatangay siya rito pabalik sa kwarto ni Serenity. Sakto ay gising na ang anak niya at umiiyak. Agad siyang lumapit dito at niyakap ito. Am I gonna die, mommy? I don't want to die, daddy. Baling nito kay Rafael. Shh, baby, don't say that. You're safe now. Kailangan mo lang magpahinga at magpagaling para kay mommy. Pinunasan niya ang pisngi nito. Lumapit sa kanila si Rafael at agad na lumipat ng yakap si Serenity dito. Patuloy sa paghikbi ang bata habang binubulungan ito ni Rafael. Sa huli ay napatulog muli nito ang anak nila. Ililipat ko siya ng school. Deklara ni Rafael. Fine, pero sa susunod na linggo na lang siya papasok. My baby needs a lot of rest, Rafael. Inayos niya ang kumot ni Serenity. Hindi niya nilingon si Rafael kahit patumungo ito sa tabi niya. Yumakap ang braso nito sa kanyang bewa. Pagkaraan ay hinalikan nito ang buhok niya. I'm sorry about this, baby. Bulong nito. Napabuntong hininga siya. Hindi naman ito kasalanan pero alam niyang nagigilty ito marahil dahil itong nagpasok sa school kay Serenity. Hindi ko palalagpasin ito. Kakausapin ko ang kapatid ko tungkol dito. Mariin niyang bulong pabalik. Hindi ito sumagot. Madiing halik sa kanyang sentido ang palit nito. Kaya naman noong makalabas na sila ng ospital matapos ang dalawang araw, agad siyang sumugod sa kanilang kumpanya bit-bit ang jar ng cookies. May berde-berde na nga iyon dahil sa amag. Ma'am Emilia,
Hindi niya ito pinatapos. Agad niyang binuksan ang pinto. Saktong kakababa lang ng cellphone ni Edela at kunot noong napaangat ng tingin sa kanya. I don't expect you to be here, Emilia. You don't belong here. Mataray na panimula nito. Ngumisi siya at tinaas ang jar ng cookies. May ibabalik lang ako. Humalukit-kip ang kapatid niya. Tinaasan pa siya nito ng kilay at hindi man lang nangamba noong lumakad siya palapit. Tinapon mo na lang sana sa basura. Umalingaw nga ang tunog ng malakas niyong pagsampal dito. Napabaling sa kaliwa ang mukha nito. Napangangat hindi agad nakakilos. Masakit ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman ma-o-ospital dahil lang dyan. Sarkastikong bulong niya rito. Unti-unti itong lumingon sa kanya. Namumulang mga mata nito marahil ay dahil sa sakit. Pero mas namumulang pisngeng sinampal niya. How dare you? Pinagbibintangan mo ba ako sa nangyari sa anak mo? Nagtagis ang mga ngipin nito. Ngumisi siya muli. Wala pa akong sinasabi. Pero mukhang alam mo ng kasalanan mo. How sure are you na akong may gawa? Kasalanan ko pa ba kung hindi na isara yan ng maayos ng anak mo at na amagan? Masyado kasing masarap ang gawa ko kaya't kahit si Rana ay kinain pa ng anak mo. Naningkit ang mga mata niya rito. Gusto niya muli itong sampalin pero sapat nang nakikita niyang pamamaga ng mukha nito. Sana hindi ito mangyari sa anak mo. Lumaban ka ng patas, Edela Chavez. Huwag mong idamay ang anak ko. Mariing paalala niya rito. Mahina itong tumawa. Hindi ko kailangan lumaban. Lahat ng meron ka, mawawala rin yan. Talaga ba? You're just insecure, ate. Malakas nitong hinampas ang sariling mesa at galit na tumingin sa kanya. Wala akong dapat na ikainggit sa'yo, Emilia. Ikaw ang inggit sa atin dalawa. Gusto mo bang sabihin ko sa asawa mo kung gaano mo ka gusto si Johan? Na willing kang maging kabit niya kahit pa alam mong asawa siya ng kapatid mo? Lumamig ang tingin niya rito dahil doon. Ano bang gusto nitong patunayan at ibinabalik pa ang nakaraan? Akala ba nito'y natatakot siya? Why don't you try and tell him? Baka magulat ka. Higit pa rin yan ang alam ng asawa ko. Nginisian niya ito noong tumiimbagang ito. Akala yata nito'y naglilihim siya kay Rafael. Ikaw ang matakot, ate. Baka kapag nalaman ni Don Ronel ang ginawa mo kay Serenity, itakwil ka niya. Leave, Emilia! Hindi ko kailangan ng opinion mo. Guard! Sumigaw-sigaw ito na ikinairap niya. Bumukas ang pinto at tumalima nga ang mga gwardya. Ngunit napatigil matapos siyang makita. Nag-alangan ng mga ito kung kakalad ka rin ba siya paalis o ano. Ilabas niyo ang babaeng yan! Pero, ma'am... Ano pang hinihintay niyo? Gigil muli nitong sigaw. Kinakabahang lumapit ang mga gwardya. Ngunit hindi siya mahawakan. Tinaas niya ang kamay upang tumigil ang mga ito. I know my way out. Bumalik na kayo sa baba. Utos niya sa mga ito. Umatras sa mga ito pero hindi umalis. Malalim na titig ang binigay sa mga ito ng ate niya. Mas lumapit siya sa kapatid. Umatras ito at nanginginig ang daliring dinuro siya. Sasampahan kita ng kaso kapag sinampal mo ako ulit, Emilia. Mas lalo siyang gumisi at tinaas ang jar ng cookies. Magkita tayo sa korte kung ganon. Pangaasar niya bago malakas na binitiwan sa sahigang bote. Nagkabasag-basag yon dahilan ng malakas na tili ng kanyang ate. Pagbabayaran mo to, Emilia! Pagbabantahan nito. Edela's POV. Huwag niyo na papapasukin muli ang babaeng yun dito. Galit niyang utos sa mga gwardya ng kanilang kumpanya. Dilubyo ang hatid sa kanya ni Emilia. Sa ginawa nito'y lalo lang umigting ang kagustuhan niyang makuha ang lahat ng meron nito. Pinalinis niya ang binasag nito at nagpakuha siya ng yelo. Hindi siya makauwi dahil sa pamamaga ng pisngi niya. Sumasakit nga iyon sa tuwing nagsasalita siya. Gusto niyang magsumbong kay Don Ronel pero baka sabihin nga ni Emilia ang dahilan ng pagkaka-ospital ni Serenity. Wala naman yun sa plano niya. Malay ba niyang kakain ng sirang cookies ang pamangkin niya? Anong oras ka uuwi, Ma'am Idela? Sumilip sa pintong sekretarya niya. Maya-maya, aw! Napangiwi rin ito sa reaksyon niya pero agad umalis. Sumama ang tingin niya sa salamin matapos matitigan ang namamaga niyang pisngi. Imbis tuloy na maaga siyang umuwi ay naging gabing-gabi na. Wala pa si Johan noong makauwi siya. Sinilip niya rin si Amethyst pero tulog na ito. Dumiretso siya sa banyo at muling ginamot ang pisngi. Mabuti na lang at hindi na yun masyadong halata. Kumuyo mang kamao niya matapos maalala si Emilia. Hindi siya papayag na walang ganti ang ginawa nito.
mas malaking kukunin niya rito. Sinubukan niyang matulog kahit pa iniisip na niya ang plano niya. Dahil siguro sa sakit ng pisngay nakatulog siya. Ngunit nalingat matapos maramdaman ang malapad na kamay na humapit sa kanyang tiyan. Ramdam niyang mainit na katawan ng kanyang asawa sa likod niya. Iniangat nitong suot niyang 90s at hinila pababa ang suot niyang lacy underwear. Alam niyang oras na iangat nitong kanyang hita ay magtatagumpay itong magawa ang gusto. Kinuyom niya ang kamao noong hawakan itong hita niya at iangat iyon patungo sa bewang nito. Gusto sana niya itong itulak upang patigilin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa huling pagkakataon pagbibigyan niya ito, dahil sa susunod ang kuya na nitong gusto niyang makasalo. Rah, oh, muntik na niya mabigkas ang pangalan ni Rafael noong magtagumpay si Johan. Humawak siya sa bedsheet upang mapigilan ang sarili dahil baka ibang pangalan ang maiungol niya. Nahihigit niya ang paghinga sa bawat galaw nito. At mukhang ramdam ng katawan nito na huling beses na dahil kahit papausbong na ang araw ay nagpapakasasa pa ito sa kanya. Mariin siyang pumikit at kinagat ang balikat nito matapos naging malalim ang galaw nito. Halos malubog siya sa kama sa ginagawa nito. Noong maramdaman ang init nito ay marahan niyang itinulak ang dibdib nito. That's enough. Mariin niyang pigil dito. Hindi ito nakinig. Hindi nito hiniwalay ang sarili kahit pa gustong gusto na niyang tumayo. I miss you, love. Bulong nito sa tenga niya. Hindi siya sumagot. Pinigilan niya rin ang mga paru-paro na sakupi ng tiyan niya. Tama na, may seminar ako. Pagdidiin niyang bigkas dito. Ngunit para itong bingin na nagsimula muling gumalaw. Muli itong nanindigan. Matalim niya itong tiningnan. Tinatatak niya na huling beses na itong makakagapang sa itaas niya. Hindi siya sigurado kung paano niyang napigilan si Johan, pero nagawa niyang makarating sa venue ng business seminar sa tamang oras. Inayos niya ang lakad at inayos rin ang buhok niya matapos makita ang punterya. Naroon sa grupo ng mga lalaki si Rafael. Ito ang pinapunta ni Don Ronel imbis na si Johan. Doon pa lang ay alam niyang mas paborito ito kumpara sa asawa niya. Good to see you here, Edela. Akala ko'y bagsak na ang kumpanya niyo. Bungad sa kanya ng matandang businessman na umani ng tingin ng mga naroon. Bahagya siyang napahiya pero nagawa niyang ngumiti matapos mapansing sumulyap si Rafael. Tahimik ito at hawak ang cellphone pero nakikinig. Fake news, maraming gustong sumira kaya ganyan ang balita. Ngumisi siya sa matanda na kinatawa lamang nito. Ilang kamayan pa sa mga naroon bago siya humanap ng upuan. Kahit hindi siya inaalok ay sinadya niyang umupo sa bakanting upuan sa tabi ni Rafael noong tumayo ang katabi nito. Hindi siya nito sinulyapan pero ngumiti siya rito. Akala ko ay si Johan ang papupuntahin ni Don Ronel. Pagsusubok niyang pagkausap dito, hindi siya nito nilingon at sinagot man lang. Malamang, baka sinisisi rin siya nito tungkol sa nangyari kay Serenity. Tumikim siya. I'm so sorry about Serenity. Hindi ko alam na hindi niya naubos ang mga cookies at nasira pala. Do you expect me to say thank you? Malamig na tanong nito, kaya't nagyelo ang ngiti niya. Napakurap siya at parang muling napahiya matapos marinig ang sipulan sa mesa. Kinuyom niya ang kamay sa ilalim ng mesa at muling binalik ang ngiti. Hindi, I just felt so bad. Pamangkin ko si Serenity. Excuse me, tatawagin ko lang ang asawa ko. Agad itong tumayo at umalis. Muli siyang napahiya dahil doon. Hindi man lang nito pinatapos ang sasabihin niya. Agad din siyang umalis sa mesa na yun at kumuha ng wine. Uminom siya at hinayaan lang na maubos ang oras. Hindi na rin bumalik si Rafael. Kaya't hindi niya alam kung nasaan ito. Lalo pa siyang nainis matapos mapansing kumulimlim sa labas at mukhang uulan. This is not good. Bulong niya sa sarili. Nagtipa siya ng mensahe kay Johan para sana magpasudo sa driver kapag natapos ang event. Pero kusang tumigil ang mga daliri niya. Napangisi siya noong may pumasok na ideya sa utak niya. Tsak na may dalang sasakyan si Rafael. Muli niya itong hinanap. Akala nga niya ay umuwi na ngunit napansin niya ito sa garden ng venue. Nakapamulsa at hawak ang cellphone sa tenga. Nakangiti ito at mukhang si Emilia o si Serenity ang kausap. Don't wait for me. I'll be home late, baby. Dinig niyang sambit nito. Tumikwas ang kilay niya. Kung gusto niyang mapansin ito ay dapat na gumawa siya ng aksyon. Agad niyang hinanap ang numero ni Johan at tinawagan yon. Nagpanggap siyang hindi napansin si Rafael at tumayo sa malapit dito. Pero ang tingin niya ay nasa madilim na langit. Hello, love? Paos na bungad ni Johan sa kabilang linya. Umakto siyang naiinis at galit na tumingin sa langit.
Lagi na lang bang ganyan, Johan? Bakit hindi mo na lang sabihin na ayaw mo na, ha? Pansin niya ang pagsulyap ni Rafael, ngunit hindi niya ito pinansin. What, love? Are you alright? Sagot sa kanya ni Johan sa kabilang linya. Akala mo ba hindi ko alam? Kaya ba hindi mo na ako naihatid dito ay dahil may iba ka na? Shit, Johan. Buong buhay ko sa'yo lang umikot. Pinaglaban kita maging sa kapatid ko. Tapos ay ganitong isusukli mo? Pagdadrama niya. What is this, love? Maayos tayo kagabi. I don't understand your anger. We just made love from night to dawn. Diyan ka lang naman magaling. Tinanong mo ba ako kung gusto ko? Humikbi siya ng mahina upang makuha ang simpatya ni Rafael. Si Johan naman ay napamura na hindi niya pinansin. Bakit mo ako sinasaktan ng ganito, Johan? Hinanakit niya pa kunwari. Love, hindi kita maintindihan. I thought we were good when you allowed me to make love to you last night. Pagsusumamo ng asawa niya, humikbi siya muli ngunit naputol ang peking iyak niya. Matapos mapansing wala na roon si Rafael at mukhang kanina pa nakaalis. Napamura siya sa isip. Sayang ang drama niya. Love. Everything is good, Johan. Bye. Agad niyang pinutol ang tawag at luminga sa paligid upang mahanap si Rafael. Buisit na yan. Wala man lang simpatya. Naiinis niyang bulong. Muli siyang napamura matapos kumulog. Nagmadali siyang bumalik sa venue. Nakatanggap pa siya ng mensahe kay Johan na susunduin siya nito na kanyang tinutulan. Lumakas ang hangin at paunti-unti na ring umaambon. Umalis na rin ang ibang mga negosyante habang siya hinahanap pa rin kung saan sumuot si Rafael. Isang tungga pa sa wine ay tinahak niyang daan patungo sa parking space. Nagningning ang mga mata niya matapos makita roon ang sasakyan ni Rafael. Mas lalo pa siyang nagkapag-asa noong makitang papasok na ang lalaki sa parking. Hindi siya lumapit bagkus ay nagkunwari siyang nagtitipa sa cellphone. Panaka-naka rin ang silip niya sa relo maging sa labas. Kung malakas na ba ang ulan? Umayos siya ng tayo noong malapit na si Rafael. Pero para siyang hangin na lalagpasan nito. Ni hindi nga yata siya nito nakita. Napasimangot siya. Kita niyang likod nito noong buksan nitong pinto ng sasakyan. Aalis na ito't hindi pwedeng wala siyang gawin. Huminga siya ng malalim at lakas loob na lumapit sa sasakyan nito. Kumatok siya sa driver area. Matagal pa bago nito binuksan ang bintana. Did you call my brother? Hindi ka niya susunduin? Malamig na tanong nito. Doon niya napagtanto na hindi nga nito narinig ang pagdadrama niya kanina. Nag-away kami. Baka hindi niya ako masundo. Baka pwedeng makisabay, Rafael. Kumunot ang noo nito. Out of the way ang bahay niyo. Call your driver. Utos nito at saka agad na sinara ang bintana. Napangangalang siya noong nagmaneho ito. Gusto niyang magmura ng malutong. Paano niya ito maaagaw kung ganito ito kahirap kausap? Nagpapadyak siya lalo na noong bumuhos ang malakas na ulan. Punyeta talaga. Hindi niya alam kung tatawagan na ba si Johan, pero agad niyang tinago ang cellphone matapos makitang bumalik ang sasakyan ni Rafael. Kunwari siyang nakatitig sa ulan at hindi alam kung paano uuwi. Bumusina ito kaya't nilingon niya. Bumukas ang bintana nito na siyang kinangisi ng utak niya. Kapag pumayag itong ihatid siya, ibig sabihin may chance ang mapunta ito sa kanya. Hop in, ihahatid na kita. Sambit nito na kinadiwang ng buong pagkatao niya. Rafael's POV. Seryoso siyang nakatingin sa daan. Masama ang loob niya rito lalo pat itong dahilan ng pagkaka-ospital na Serenity. Labag man sa loob niya hindi naman niya kayang pabayaan ang asawa ng kanyang kapatid. Pasensya ka na, Rafael. Wala kasing available na driver tapos nag-away pa kami ni Johan kanina. Tumikwas ang kilay niya. Wala siyang balak makipag-usap dito. Gusto nga niya ay makarating na sila sa bahay nito upang umalis na ito sa kanyang sasakyan. Nangunot ang noo niya noong magsimula itong humikbi. Pwede bang dun muna ako sa inyo? Kahit ngayon lang, ayoko lang makita si Johan. Baka mag-away kami ng malala tapos ay marinig ni Amethyst. Dumiin ang hawak niya sa manibela. Wala naman dapat siyang pakialam pero kawawa nga ang bata. Tsaka sa sobrang lakas ng ulan, baka maaksidente ka pa kung dederecho tayo sa bahay namin. Mas malapit naman ang sa inyo. Dagdag nito, napangisi siya. Seems like you want us dead, ha? Bumagsak ang gulat sa mga mata nito at mariing umiling. Hindi ko pinagdarasal yan. Magkaaway man kami ni Emilia ay hindi ko gugustuhing masaktan siya. Yeah? Should I believe that? Malamig niyang tanong na kinatigil nito. Bumuntong hininga siya at imbis na lumikoy diretsyong bahay nilang tinahak niya.
Papadalhan niya na lang ng mensahe si Johan upang sunduin ang asawa nito sa kanila. Mukha itong nabuhayan matapos mapansing papunta sa bahay nila ni Emilia ang daan. Promise, makikitulog lang ako. Hindi siya kumibo. Darating din naman si Johan at susunduin ito. Kaya't hindi ito makatutulog sa kanila.